O, pero ito, pakita natin, dapat may palitan ng mga opisyalis na hindi gumagalaw. Katulad ng sinasabi ko, ang problema, si Marcos, yung kanyang political will, bagamat hindi kasing lakas ng political will ng kanyang ama at ng predecessor niya na si PRD, pero naniniwala ako na ang presidente ay may magandang gustong mangyari sa bayan. Kaya lang kung ang presidente, yung nakapalibot sa kanya, sinasabi sa kanya na, "Oy, ang ganda ng ginagawa mo, BBM, promise." Tuwan-tuwa yung mga tao. Ituloy mo na. Ang ganda ng ginawa mong yung pagtaas, pagbaba ng taripa, ang ganda ng ginawa mo na yun. Yung ginawa mo na price cap, ang ganda nun. O yung pagbibigay natin ng permit ng mga mag-import, ang ganda nun, sir. Tuwang-tuwa yung mga tao. Si Marcos, syempre, talaga, okay, good. Kung ang nakapalibot kay Marcos, ganun, ginugoyo siya. Sinasabi sa kanya na, "You are doing a good job," pero putya, gutom na yung mga tao. Patay tayo dyan. Hindi na kasalanan ng presidente ron. Ang kasalanan ng presidente ron is bakit hindi siya bumaba mag-isa niya para makita niya tinatarantado ba ako na itong mga kasama ko. Hindi. Yun ang problema. So ito, sabi nga natin, ang problema kay Marcos, nakapalibot. Marcos yan. Gusto niyan mag-iwan ng magandang alaala sa mga Pilipino. Katulad nung tatay niya, kahit maraming galit sa tatay niya, ilan na galit, maraming tuwang-tuwa sa mga nagawa ng tatay niya. Gusto niya ng ganun. Gusto niya na katulad ni PRD, tapos na nga sa tapos na siya sa kanyang pagiging presidente, gusto pa rin nila ng presidente. Siya pa din. Di ba, natatandaan ninyo, dati ang presidente pwedeng tumakbo ng maraming beses. Ginawa nga yung batas na yan na isang beses na magiging presidente ang isang tao, para hindi abusuhin. Ito lang naman, dito ka makakita ng presidente na tapos na, gusto nila i-extend pa. O, hindi ba? So, gusto ni Marcos na ganun din. Kaya lang, problema, hindi mo ma-achieve yung goal mo, Marcos, na mag-iwan ng magandang legacy kung ang mga nakapalibot sa'yo, puros mga daga. Puros mga ganid sa kita. O, ito, sabi ni Zubiri, "We need to crack the whip. Dapat may mapapalitan tayo na mga opisyalis sa tingin ko na hindi gumagalaw, hindi umaaksyon, at walang empathy, walang pagmamahal sa taong bayan. Diba? Kulang ang pagmamahal nila siguro nito mga government agencies ito sa ating mga kababayan. I wish I could name names, pero pasabi ko muna ang ating Pangulo, pero may mga ahensya dyan na sa tingin ko talagang tanggalin na yung kanilang secretaries at palitan na sa mga bagong sekretary na sa tingin ko may puso para sa masang Pilipino." Ama, tanggalin na yung sekretary ng Justice. O, tanggalin na, ibahin naman. Balik nyo na sa Congress. Tanggalin na si Katapang dyan sa Bilibid. Walang background sa pangungulungan, yun ang humahawak ng kulungan. Di na mo nangyayari. Tanggalin na yung PNP chief, kung hindi pa rin effective, tanggalin na. Tanggalin na yung DOTR. Kung palpak pa rin yung airport hanggang ngayon, tanggalin na. Pucha, kung ganun ang usapan, walang matitira. Oh, sino pa? Tanggalin na yan. Sino pa tatanggalin? Tanggalin na yung Department of Agriculture Secretary. Oh, tanggalin na. Ano pa? Sino pa? Department of Finance. Tanggalin na. Gusto ni matanggal si Jokno dahil yun daw yung isang hadlang. Lahat na lang ng isuggest, walang pera. Wala tayong budget, walang budget. Tanggalin yung excise tax, wala, hindi pwede. Oh, Diyos ko po. Kaya tama itong tinan mo. Pansinin ninyo, hindi lang po si Bongbong. Tingnan niyo yung mukha dito ni Zubiri. Seryosong-seryoso si Zubiri. Nakita nila yung survey nila, isa't kalahating taon bumagsak ng double digits lahat eh. Palpak yung unang isa't kalahating taon eh. Nakita na yan ni Zubiri ngayon, na-realize na nila, wala nang basketball eh. Kaya nakakaano na sila, sabi nila po siya. O, dapat palitan na yung mga opisyalis na hindi gumagalaw. Kung pwede, let's break the whip. Ibig sabihin, latiguhin na yan, palayasin na yan. So, yun ang panawagan niya. Ramdam ko rin dito,
kay Zubiri na pucha, ito na talaga, palagay ko kung hindi natin maaayos to, wala na tayong karir pare-parehas sa 2028. Para sa ganun, action agad. Pag umakyat ang presyo ng bilihin sa delata, sa mga sardinas, sa isda, sa manok, sa bigas, palay, I mean sa bigas at pagkain ng taong bayan, action agad. Try to find the root cause of why it's increasing and make the necessary adjustments, particularly in pricing. So they have to act quickly. I think this is a wake-up call. We do not want this to extend all the way to the Christmas season. Dapat maitigil natin ito, this burn months of October, November, and December. Sama-sama na siguro dahil sa, alam mo naman, pag nakita po nilang opisyal, whether you are a member of the House of Representatives, whether you're a member of the Senate, whether you're the office of the Vice President, whether you're office of the President, whether you're in the departments, medyo nagagalit yung tao. Di ba? Sa gobyerno. Naiinis yung tao sa gobyerno. Kaya lahat kami po, bumaba ng ratings. Thankfully, yung akin single digits lang. I think I have the lowest drop among all the leaders of the different branches of government. But what is important is, i-address po natin ito. Nalaman natin ang pulso ng bayan. Diba? Lalo na sa office of the president, 15 percentage points ang drop po niyan. With that wake-up call to all of us. Yo, palakpakan, ang ganda. Sobrang ganda nung sinabi na yan ni Senator Zubiri. Naramdaman na nila. Nung una, petiks pa sila eh. Pero ngayon, ramdam na nila ang laki nung ibinaba. And it's about time. Ngayon lang kayo aak. Yan ang problema eh. Reactive. O gusto natin kasi kung kailan bumaba na, dun lang tayo magtatrabaho. O yun ang problema.